seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Virtus Bros turn. Virtus Bros turn to page. Sack. Virtus Bros turn to ban. Dire team ban. Virtus Bros turn to ban. Remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Silencer.
seconds remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds remaining. We are now back para dito sa game number 2 ng VP versus Beast Coast. Still, kami pa rin na makakasama niya for this evening. It's your boy, JP. And this is KC. And yun na nga, Virtus Pro laban dito sa Beast Coast, which is Beast Coast, or yung dating infamous na kuha nga yung game 1. Well, VP. Will VP be able to take this game into another level and makapag 1-1 nga sila ng series. Yeah, pero ayun nga guys. ESL One Hamburg second series ng ating day 2 VP versus Beast Coast. Opo. And nakita mo naman yung domination na pinakita kanina ng Bloodseeker and meron na naman. Ganyan naman. Talaga sila, no? Ganyan talaga sila hangga't hindi nababan yung dominant na hero. Nakikita mo yung disiplina ng players pag ganun eh. Kasi hindi sila nagsasawang gamitin yung hero na yan. Pero yes. Drawstrat coming in from VP na I think nakita natin yan nung nakaraan. Oo, which is versus, effective kung hindi ako nagkakamali. Effective ngayon, nakikita versus, natin. Versus, ay ito yung ano. Teka, ito yung naka-2-0 sa ano. Fighting. Ah, sa Fighting Panda, di ba? Oh, ito yun. Drawstrat, Israel. Drawstrat nga ito, mga sir. Pero yan, tignan natin kung pagkatapos na to, guys. After the series. TNC na agad. TNC na. Yeah. Pero bago yun, wait lang. After this one, magkakat tayo ng live. And magre-relive po tayo. And doon sa relive natin na yun, magkakaroon tayo ng ating giveaway from yesterday. Doon natin pipiliin. Kaya dapat i-share nyo nang i-share yung stream na yun. Dapat power share yun. Dahil after nun, TNC match na. Yeah. Basic lang yun. Okay? Kaya, intayin lang tayo dyan. Maganda yung run ng TNC nung day 1. Ah. Oo. No, na ano kung napanood nyo nga din yun. Dito yun na siyempre sa Kuinik. Saan pa ba? Ayan na nga. Well, naku po. Ang tapa nga nila, Drow. Tapos, may Nyx, di ba? So, tignan natin ngayon kung talagang worth it ba yung katapangan nila dito. Oh, well, napagana naman kasi nila once eh. Pero DK, di pa rin binaman dito ng Beast Coast ah. Oo, oh, ganun yung ano eh. Ganun yung ginawa nila strategy last nila last time. So, DK. Si Resolution yung nag-offlane dito, Leshrac. Ilang beses na siya nag... Oh, dalawang beses siya kahapon nag-offlane Leshrac eh. Kung hindi kung Kalashrak yung pinapagamit sa kanya dito ng VP. Uh-huh. But shoutout Demon plus Silencer. Pinag-uusapan natin yan nakaraan. Totoo. Sinong shoutout support Silencer yung... Favorite ni Solo. Favorite yan ni Solo. Hindi naman siya sa favorite pero comfort pick comfort yan ni Solo. Yeah. Kumbaga. Kumbaga yan yung ginagamit dito ni Solo pero nagta-transition siya into a minsan, damage dealer. Damage dealer din siya pagka yung tipong kailangan na talaga. Pero minsan ano rin ah, ginagawa niya rin dyan is talagang ally. Kumbaga position 6 yun nangyari sa kanya na pinapag-item. Depende kung sino kasama lang. Nila, kasama niyang support. Oh, pero trait. I guess this could be a good boss. Teka lang ah, pwede itong i-mid eh. Pwede pa din. Pwede itong i-mid yung Lancer. Given na meron siyang buff nitong si Stranger. Draw Ranger. Pero yun na nga. Tingnan natin. Oh, si ano? Si Rexar. Si Beastmaster. Oh, may nanonood sa page ko. Ayan. Nagka-cover lang tayo. Mamaya. Yan, magka-camera tayo pag TNC versus Gambit na. So, stay baka there. Yan. Chill lang kayo doon, mga sir. And syempre, dito na din. Kumbaga, naka-PC kayo. Buksan nyo na yung dalawang tab. Diba? Why not? Panoorin ng sabay. Pero yun, tignan natin what's about to happen in this game. Ayan, pero Disruptor ah, dito sa Beast Coast, na di masyadong nalabas ngayong meta, pero pag napaghana mo naman ay talaga namang sobrang, kumbaga, Disruptor, tapos i-rush mo yung Aghanims. Rush kahit ads talaga. Kahit BKB yung mga yan, baliwala, di ba? Pero last pick, they are really taking their time dito sa side ng Beast Coast. Siguro iniisip nila pwede pa rin mag-mid Bloodseeker to eh. Uh-huh. But I think mid-dining na to eh. Pero ang dami pang possibilities na mag-change ng lanes itong mga to eh. Oh, pwedeng i-off ang isang tiny pero bira na natin makita. But I think, given na meron nagsasasin dito, that's... mid-tiny off pa ang gawang gagawin nila dito. Oh, I see. Para itapat dito sa draw kasi napaganda nga naman ng disarm. Yep. Para dito kay draw. Disruptor plus BS, bawal. Ano yun?
Marek? Marek. Ah, okay, okay. Pero yung shoutouts po. Baliw to si ano, si Aaron. Baliw ng taon. Oh. Pero yun na nga, shoutouts po sa si Pastor. Inyo. But the dazzle. Oh, yeah. All range for VP. Aray. Mananakit talaga yung VP. Sa totoo lang. Dito kasi Dazzle, Drow Ranger plus the Silencer. Sakit ng hero dito ng ano. Malalambot. Masasakit yung ano, yung hero dito ng VP. Pero malalambot. Oh, yun yung gusto ko i-point. Pero pag nagawa naman nila na maayos yan, well. Well, well, well. Wala sila mag-frontline eh. Napaka... ano ba yung word natin kahapon? High risk, high reward. High risk, high reward yung talaga. Yung draft dito ng VP. So, pag napagana nila... It's a very satisfying win for them. Pero kung hindi naman, medyo mahirap pa rin kasi yan. Bloodseeker, Nyx, may Nyx pa. So, konta agad dito si Silencer plus si Resolution. So, si Pango, pag naging makunot pa yan, as well as Tiny, may Tiny first pick kasi dito. Eh. So, talagang masasabi mong high risk, high reward yung draft dito ng VP. Kasi, dun pa lang sa nag-pick ng Tiny, and I think Tiny mid to, once may dagger na yan, kahit sino dyan, pwede niyang i-one-hit. One hit delete. Totoo. Pero, naman ko, pero yan. Lodi, si, ano, Casey, si isang paramore song muna pampagising. Dali, game. Supporter naman si Lodi. Sige, supporter and lahat supporter. Naman meron dyan. May star sender yan. Pa. Sige, dahil dito lang yan sa Kuya Nick page. Ano bang maganda? Ignorance. One, two, ano ba siya? One, two. If I'm a bad person, you don't like me. Well, I guess I'll make my own way. It's a circle, a mean cycle. I can't excite you anymore. Where's your gavel, your jewelry? What's my offense this time? You're not a judge, but if you're gonna judge me. B10! Kung gusto nyo makita yon, like yung page ko. Like yung page ni atin yung KCN Mag. Co-over yata kami soon. Hindi natin alam. Malay naman natin. Pero bago ang lahat, ipakilala muna natin. Para muna sa side ng VP solo sa kanyang silencer, No One on Dazzle Epikid. Dito kay Drow, Save on Shadow Demon, and Resolution. Para naman sa side ng Beast Coast, we have Whisper, pero hindi siya careless ngayon. Whisper on his Pangolier. Scuffle naman para sa kanya, Nyx Assassin Stinger, para sa kanya, Disruptor. K1 Hector once again with his Bloodseeker and Chrislock para sa kanyang Tiny. K1, the loyal kid. The loyal kid talaga, BS. K1 lang loyal. Oo, K1 lang loyal talaga. Nako po, mga ganun tugtugan talaga. Ano, brings back the 90s? 90s kiddos, di ba? Hindi, 2007. Ay, ito. Basta yung mga, ano, yung mga 90s, syempre, yung tugtugan. 90s, tuntunan ni Hailey, ha? Pero wala eh. Wala ganun talaga. Ito 2007, unang kanta nila is Misery Business. Misery Business. Na in-announce nila, siningit, pero in-announce nila na hindi na nila kakantahin yun. So, sadly. Sadly. For, sa mga concert, hindi na nila kakantahin. Sad. So, ganda, ganda pa naman nun. Isa rin yun sa gusto. Diba? Favorite yun. Pero, let's get back on the game bago pa tayo magka-paramoran dito. Kasi, you don't know. Huwag niyo akong kakausapin pag dito sa paramor. Kasi hindi ako titigil. Pag dumaldal. Tapos ka. Tuloy talaga. Parang ganun. Parang ganito sa VP. Pag nagtuloy-tuloy, yung snowball may hirapan na. Pero teka lang, di po ako may kasalanan yan. Ito si Pimpe. Anong mga trip mo sa buhay? Anong trip mo sa buhay, bro? Pero yun. Gusto niya highlight yung pagmumukha ni Pangoli. High school days. Pogi daw. High school days nga talaga yun yung para mo. Mga tugtugans. Pero yun, tignan natin what's about to happen in this game. Shoutouts po. And for you guys to, as you guys... No, magkakaroon po tayo ng Lupon Daily Giveaway. Dapat po may share badge. Sponsored by Alo lang walang sahod. Ayun na nga, Alo lang talaga walang sahod. Yun na nga, kita nyo naman yan. But, ika-cut natin yung live natin after this series. Yeah. We're just letting you know. But after this one, magre-live kami agad para dito sa ating stream. Para dito sa ating giveaway na to. Diba? And before tayo mag-TNC match, magpapa-giveaway tayo ng isa. Diba? And bukod pa yon sa ipapamigay natin before mag-end yung live after ng 2 series ng TNC. Huge! So, I have a PM. Check. I have a natin PM. I have a pen. Ha? Hammer. Pero yun nga. Tingnan natin dito ngayon si K1. And deny lang sa dyan. Diba?
So, what they did was tinapat nila yung BS dito sa draw. Diba? Nako po. Ayan, pero again, shoutout sa inyo lahat dyan. Magandang gabi. Share nyo na ng share yung stream natin. Pero kasi meron tayo mamayang Lupon Daily giveaways. Daily yan. Daily. Daily. Oh. Pero yan nga, anong sabi mo kanina? Tinapat nila? Yung si Hector dito kay Draw, which is a good strat. Dahil patabaan lang din naman ng daylan, eh di magpapatabaan na din dito si KY. Diba? Basic lang. Binaisikan lang nila dyan. Ayun ah. Pero again ah, ang hirap, alam mo yung nahihirapan ako sa VP kung paano nila execute tong game na to. Oh. Kasi meron mga pangpitas eh. Oh. Dapat ko pareho silang duguan, no? Pareho silang magaan. Pero pabor si K1 dyan. Oo naman. Gusto thirsty niya ng, yan eh. Gusto niya ng dinuguan. Pero, ay! Napatay yung core! Ayun, nakuha yung courier nitong sinuwan. So, goods na meron siyang haste. Pero nakasulit naman. Pero yan, shoutouts po kay Boss Chris Kyle. Boss Amo, shoutouts sa'yo, boss. Ayan na nga. So cute! Ay, sino? Daily giveaway. Daily giveaway. Pero yun na nga, tignan natin dito ngayon. Sobrang lapit naman ni Boss Alo. Sana all lahat. Sana all talaga lahat. Pero, let's see, tignan natin. Dito ko sana all lahat talaga dito sa game na to. Or, Beast Coast, are they gonna be able to get this with a 2-0? Oo. Or VP makakabawi dito with their cheesy strat. I mean, hindi sa cheesy pick eh. Kasi natural lang naman na may nagpipick talaga ng draw strat. Pero yung strat nila is a cheesy strat. Ang cheesy. Kumbaga, knowing na merong Nyx, may Tiny, naglakas loob pa din, may BS pa. But right now, eto. Siguro kaya sila kumuha ng resolution dito or ng Lesrock dito. Para din sa magic damage na pwedeng ma-apply aside from the physical damage na pwede nilang ibigay. But right now, just to get dead! Ooh. Whisper! Not so careful. But that's a careless whisper right there onto the top lane. Scarfield. Ay, sayang. Pero Chris na ka, nakapatay. Oo. Nakapatay. Nako po. Delicates nga yun solo. Napatay dito. Itong si Chris Luck. And I guess, nag-rotate si Tropa. Hindi din sure. Kasi nasa mid lang dito si Chris Luck eh. May TP ba siya? TP ba? Ano nga lang yung TP yata. But, I don't know. Huwag ka nasa mid lang yan. Oops! There's Scarfield. Scarfield is trying to escape. Hindi naman siya ma- Oh! The sidestep. Pero solo! I guess ang gagawin lang naman dito nitong solo eh, zone out nila dito itong si K1. But siya, ang mapapatay yata. Patay? Ay, patay siya dyan. Medyo, though medyo malalim, pero Scarfield still might be taken down dito. Kita mo. Oh! That Carapace timing. Timing is real. Napadelay pa nga. Bakit mong lakad this? Ay, ika-ika na si Tonino. Ika-ika na talaga siya dyan. Ang maligaw sa blood right sa VP, kawawa. Oh! Another one! Epic hit. Totoo naman. Yung positioning dito yung pinaka-crucial dito sa side ng VP. Kasi talagang mapapa, ano kayo, mapapaback ka pagka nag-blood right. Uy, Chris Luck! Ang sakit ang abdi nung right click dito ng ano, ng Dazen. Pero to think na parang nag-a-apply pa ng pressure yung VP ngayon dito sa Beast Coast. And that's a good one. That's kasi good yun yung plano them. Talaga nila dito. Laning face, draw yan eh. Ah, oh. So lahat sila, kaya sila nag-pick dito ng mga puro range. Lahat sila mayroong para precision mag-benefit eh. Yung, mag-benefit sila sa precision aura. Which is malaking bagay din naman, di ba? Aside from physical damage na kayang may apply nito sa resolution, meron pa siyang Magical damage. Kumbaga, kompleto Cercados din naman yung VP dito. Yun nga lang, wala silang frontliner dito. Physical damage is there. So, physical din naman to. Physical din yung ano. Pero, but magical damage is there. Pero sila Shrek lang yun. Oo, sila lang yan. Diba? Oops, wait lang. Ito na nga ngayon si K1. Mapapatay pa siya. Ang update. Nakikita ko na yung plano dito ng VP. Gusto nila talagang saktan, murderin itong Beast Coast. Tunaw talaga. Tunawin, kumbaga. Gusto nilang tunawin gawing semento. Ayun o. Ito o, si Chris Luck o. Patay to. Patay to, wala to consumable eh. Wala siyang bote to. Walang chewables. And, killing spree. No one para killing spree. No. Okay. No one. What a good one right there. Pero, yep, next po dito is TNC. So, tambay lang kayo dyan, guys. Oh, and don't forget to share the stream kasi meron tayong daily giveaway. Sponsored by Alo. Alo.
Metro yung buhay niya, grabe, no? Grabe, nung bilis! Sobrang... Ay, kita ko na, na ano ko na, na picture out ko na talaga yung gusto mangyari dito ng AVP. Ito na yon. Kung ano yung nangyari sa kanila ngayon. Ano yun, yun. Pero i-dominate, parang... I-dominate yung laning phase. Pero again, ha? High risk, high reward pa rin tong nangyayari sa kanila kasi laning phase pa lang yan. Pag nagka-item na si Chris Lock dito, nakapag-rotate level 6 na si Scofield, mahihirapan din sila dito. Yes, and ito na nga yung sinasabi mo, tears the toss. But right now, so, kailangan nila mag-back. Napakasakit. Oh Carapace my God, puti na Carapace. Pero na-trigger pa din yung patay pa din. Patay to ata. Patay pa din or to. Or mag-deny. Nope, buhay na buhay. Oh boy, boy. May buti stick na lang merong stick. Kung hindi, i-tap talaga yun. Diba? Dami siguro charge yung stick nun. Siguro. Hindi, siguro 5 lang din yun. Or 6, ganun. Fast game dapat yan, Glenn Eric, which is a good one. Oo, kita ko yun. Fast game. Dapat ma-fast game ng VP or ma-fast game ng BC. Yeah. Ganun mangyayari. So either ma-fast game nila to or sila ang ma-fast game. Kasi kahit naman hindi ganun ka-fast kumuha ng tower yung BC. Kumbaga, kung sobrang lalambot ng kalaban, walang problema. May BS naman sila eh. Diba? Ba, palag-palag yan. Scofield will try to escape. But, na naman. Patay na sa dyan. K1, ito na naman. Kaya rin na to. Clean up drive. Tatay, wala kang... wala kang skill. 11 seconds pa for that disruption. Double kill for K1. TP for BS. Ay. Still got down. Lagang gusto niya ng hammer, ha? Wow, wow, wow. Uy, wow. Pero epic hit! Again, mukhang delikado dito. Ako. And ayun na. Dead. Epic hit. Pero mukhang nakikita na din natin yung gusto ipakita dito ng BC, ha? Nako. Ito na yun, ah, yung pinaka-problema ng VP dito. Oo. Ay, hindi pa natin masyadong kita, pero pag natuloy-tuloy yung ginagawa dito ni K1 as well as Pangolier, mahihirapan talaga sila dito. Ang pinaka-crucial dito sa VP is yung positioning nila. Ang pinaka-crucial dito sa Beast Coast is, I think, ano, yung pag-iingat na rin kasi sobrang bilis talaga nilang mamatay dyan. Oh, ayun, the heal bomb. Diba? Sight on. Pero epic hit nakuha naman dito ni Stinger in exchange. For Scofield. Good kill to. Epic kid yan. Nakailangan talaga ng isang farm. Epic kid. Oh no. Oh no. Naku po. Baba ng farm. Oh, medyo mahirap ang baba ng farm ni Epic kid dito. Kumbaga naging ano siya? Naging walking aura? Oh! Pinaasa lang. Pinatipi pero hindi pinatuloy. Chris Lock. Patay ang bato. Whisper. Nakatore pa to. Dapat din yan ata pinap yung ano niya doon. Yung TP niya doon. Yun alam niya no? Na nandun yung SD, makakancel yung TP niya eh. Siguro so, walaking pinakita. Bagay nun eh. Oo, sobra. Pero this might be a deadless rock. Yeah. Kaso, ang ganda ng Pulse Nova. Napaback pa nga sila kay Iwan. Inuubos lang yung mana niyo. Inuubos lang yung mana niya, kita mo naman. Tadang! Ah, ayun na, last one. K1, securing that medyo kill. Medyo bad boy. Medyo bad boy si ano ha? K1, no? Ako po. Si bad boy si Hector. Pero Whisper, uy, nakita mo naman dito. Ganda pa din eh. Iba pa din kasi yung damage nila eh. Isang, kumbaga isang maling clash para sa side ng Beast Coast. Yari sila dito sa VP. Tutuloy-tuloy to. Yun talaga. For both teams. Isang clash lang na mali. Kahit applicable para sa kanilang dalawa yun. Pero, kumbaga, ang nangyari dito sa VP, no frontliner, yes, but the damage output na kaya nilang ibigay, sobrang taas talaga. Mm. Kung may pa-front sa amin, matutunaw paglapit. Oo. Diba? May matutunaw talaga paglapit. And right now, this 10-minute mark, nag-snowball na yung VP. But I guess, Beast Coast. Takbo mag-leshrock ito si Resolution, no? Oo, batak na batak. Physical damage yung kanyang devil. Kisi, that torre na lusaw. Meron pang ano kasi, kumbaga additional pa yung attack speed niya. Mm-hmm. Diba from that precision aura? Pero teka lang, there is disruption setup. Diba nadidelete? Nadidelete lang, pero sila din nabura. Whisper, andito na din, but no one makukuha nga ni Chris Lock. Napatay siya doon, pero Lushrock might be taken as well. Yapi resolution, makukuha ni K1 in solo, iisa pa hata. Ayun na yung problema nila eh. Oh, pagka nagkamali na sila sa positioning, wala na. Nahihirapan nila, wala na kasi may Rolling Thunder. Tapos merong Bloodseeker, may Bloodrite, may Tiny pa. So, makuhold at makuhold talaga sila. So, dapat ang mangyayaring clash kanila, lagi lang silang nasa likod lahat eh. Kumbaga, hayaan lang sumugod yung Beast Coast tapos sa kanila tatambangan. Parang ganun yung ganun pwedeng talaga mangyari sa VP. Hindi sila pwedeng sila yung mag-initiate sa clash eh. Pwede naman, pero dapat
alam mo yung peak off lang and dapat sobrang ingat nila talaga sa pwesto nila. Mm, very well said. 14 to 11 is our current score. Malinis na 2-0 na to, sabi ni Wacho Mamito. Naku, hindi natin masasabi yan. Kahit kami gusto namin we sabihin. We may never know. Pero malay natin, magpakita ng pasabog itong VP. Kita. Yeah, there's a lot of possibilities naman kasi pagdating sa Dota. Kumbaga, kumbaga, sumali sila dyan sa anong yan eh. Or sumalang sila dyan sa ESL 1 Hamburg. And yung drafting nila, yun, hindi yun, naman eh. For nothing lang eh. Mm. Meron silang plano dyan, yun nga lang. Hindi natin alam. Kung hindi natin alam kung mapu-pull off ba nila ng maayos yun o mag-fail. So, ganun naman talaga pag draft eh. Mm. And ganun naman talaga pag group stages. Yan. Kumbaga, experiment in a way na po. Gusto nila rin ipanalo, syempre. Uh-huh. Hindi naman experiment na patalo. Oh, yun. Kumbaga, good thing din yung experimenting dito sa in terms of tournament. Kasi pagdating ng playoffs, saka nila lalabas yung mga bala na pwede nilang pinagsama-sama nung group stages, di ba? Kung ano yung naging mas effective. So, kung makikita ng VP na effective tong draw strat, ulit-ulitin talaga nila yan. Why not talaga? Pero, Scofield, napakagandang courier snipe naman nun solo. Alam niya nga dito si Scofield, pero hindi na siya igugo kasi wala na nga sa dito nung kanyang vendetta. Pero, knowing na panlima lang dito itong si Drow sa ating network, panlimas sa baba. Panlima nga sa baba, mahirap. Pero, Scofield might be taken down here. First bed down here. Napakasakit ko yung Eddie. Mm. Talaga. Diba? Delikado sila eh. Pero, napapasimangot pa rin ako dito sa draft ng VP. Parang kasi, at some point ka, kailangan mo pa rin promonta. May time limit kasi. Oo, may limit kasi ito eh. Pero siguro ito na lang si ano, Flash Rock yung Ayan nga. It's going for defensive. Maganda pa dito. Kasi dalawang bracer siya oh. So, ibig sabihin, siya lang talaga yung pwedeng mag-frontline dito. Siya lang naman talaga at wala nang iba. Oo, di ba? Ewan ko na lang kung si Dazzle pa yan. True. Kailangan nasa likod yan eh. Ay, hindi. Dazzle, never. Feeling ko never magano yan. Oo. Mag-frontline yan. Unless may BKB siya. Yari siya dyan. Totoo. So, tignan natin kung anong papakita dito ng dalawang teams. Ha. Maganda naman so far ang napapanood natin. Pero ngayon, dali ka na naman resolution there sa Dagger Avalanche Toast. Ang oh, sait! Ito na yung isang napakahirap niyan. And unstoppable for K1 Hector again. Nako, wala na. Nasasato first na sila. Game, nag-dominate siya. Second game, he's dominating the game. Oo. Ang ano kasi, ayun nga kaya ako sinabi na papasimangat ako sa VP. Pango, may swashbuckle. Merong gulong. Pero teka lang, mamaya na sinasabi natin. Mamaya na ako pupunta dun sa punto ko. Pero napakagandang global silence. Napigilan din si Pangolier. You will be taken down here by safe. Masyado sila malalim. Avalanche. And I think that's going to be... Uy, abuli mo! Dead solo. Pero nauna pa dito. Ayaw, etong si Chris Locke. But solo will still be taken down by Chris Locke. Kahit tumakbo siya dun, patay pa rin siya. So... Nabato ng trozo. Yan na lang talaga. Oo. Pero yun, as I was saying, napasimangot ako. Si Pango, meron siya mga pang-initiate, pang-pasok dito. Swashbuckle, Rolling Thunder. Ako, isa may yun na ba si Pangolier? Pangolier. Nope. Mag-good diffusion. Oh, daw, maraming damage item talaga. Pero mahirap eh. Kasi isang silence lang si Pango. Wala na siyang ano. Either Lotus Orb or Yules. Kung gusto niya nga mabuhay ng... Uy! Inabot! Inabot! Nako! Whisper, asan ka? Ayun na. Patay na nga sa dito. K1 taking resolution down. Epic hit. Oh, may isang pa dito sa Epic hit. But right now, itong si K1 medyo malalim. Mabubomba ba siya? Namamaga-maga pa nga itong si K1. But napatay na siyang tunay. There is the great static storm. Pero there is no one namamaga with that shallow grave. Mabubuhay pa siya. Tinago na nga ni Safe. Etong si Drow, pero hindi pa rin tapos dito yung BC. Double kill for Whisper. Double kill naman para kay Save dahil makukuha niya din itong si Whisper together with Scofield. Pero this Save will get a triple kill. And may isa naman siya nitong si Chris Locke for a double kill. But I think etong si Resolution, tinutunaw ngayon si Chris Locke. Hindi mo kaya yung tunawin. Bawal. Bawal yan. Hindi na tutunaw ang garaba. Diba? Mahirap-hirap yan. Mamamagulim. Nakamagulim.
Pero again ah, ang ganda dun for Beast Coast, kaso lang nakita mo yung damage ni No One kanina. Oo, sakit. Sobra, nung ano, kumbaga nag-buy time pa yung ano nyo dun eh, yung Shallow Grave. Yung Shallow Grave. Kumbaga, hindi sila nakapunta dun agad. Hindi, ang bossit din ni Shadow Demon. Kailangan ng pakunat dito nun. Oo, kailangan ng pakunat. I think AC. Ayun na nga, ganyan na. Fight. Uy, Dagger Avalanche Toss. Naku po, solo. Hindi na glimpse po si Tropa. Resolution. Napalagan, pero napakaganda naman gulong nito from Whisper. Talon-talon, ito na naman. Resolution, may ipit pa nga ba? Pangit ang pwesto ng ano, Whisper? Pangit yan. Not a good one. Pero Rapture na naman. Ay, pwede na ulit silang bumalik dito. Pwede na talaga. Avalanche. Pwede na silang bumalik dito. Wait lang. Scofield, delikado. Paktay ka pa dito. Static Storm sa wala. Pero tika lang, Chris Lock na dive in. Napagandang lubog from that save. Nakuha pa nga dila dito itong si Stinger. But Stinger will be taking no one down. Chris Lock, medyo malalim. Avalanche toss. Pero good silence from Epic Kid. Napakaganda nun. And this tiny might be taken down here. Epic Kid with the damage and resolution will take down Chris Lock right there. Kita mo kung gano'ng alakas talaga yung ano, yung damage dito ng BP. Mm-hmm. Kahit na sabi, wala silang pakialam eh. Kahit na sabihin mo ano, kahit sabihin mo sobrang lalambot nila. Wala. Isang pagkakamali lang for Beast Coast, nakita mo yung damage na ina-apply nila sa Beast Coast. So na, yun pa rin yung nakakatakot for BP, pero ang hirap pa rin to for ano, for ang hirap mag-decide, 'di ba? Kasi kumbaga yung exchange of kills dito halos parehas lang, 'di ba? Ito mo 18 minutes 2k gold advantage lang para sa side ng Beast Coast. So nakikita mo talaga na kahit na ganyan yung picks nila. Uh-oh. Alam nila kung paano laruin. Oh my. Alam nila draft nila 'yan eh. 'Di ba? So alam nila dapat kung paano laruin 'yan. Hindi naman sila pwedeng mag-draft ng oy, magpipick ako ng draw kasi gusto ko lang. Oo. May plano sila dyan. Trip lang eh. So, kailangan lang talaga may one step ahead kung ganyan yung plano nyo. Eh, nakita mo, sobrang bilis. Naku, kung trip lang to, ewan ko na lang talaga. Pinagtitripan lang talaga nila yung BC. De, feeling ko, strat nila yan eh. Isa yan sa mga nakatagong strat nila. Yun nga. VP. Diba? Parang pinagtitripan nila dito yung BC. Kasi, kita mo naman, lumalamang pa sila. Ang sakit pa ng damage na ibabato ng VP. Masakit yung damage ng VP. Sobrang, kung ako yung nasa Beast Coast, kahit nasabihin mo, ano, ang lalamot nila, matatakot pa rin ako sa damage nga na pwedeng ibigay dito ng, ano, ng, isang pagkakamaling swashbuckle lang nito ni Pangolier, ubos ang buhay nan. Oh. Pag nag-swashbuckle in yan. Yun nga eh. Kaso ang mali dito sa BC, wala silang frontliner. Pero nakita mo, fight kasi yung binuo dito ng resolution. So nakikita ko ano yung gusto nilang mangyari. Oo. Meron sila dito mga sustainable items. Yan. And then yung focus sila dito sa kung gaano kalaki yung damage na pwede nilang ibigay. Oo. Pero tignan mo ha, yung BC wala. Walang kumuha ng defensive item. Sino kukuha dyan? Si Nyx? Si ano kasi, Pango, nakita mo, nag-yules. Kailangan niya yun eh. Para sa ano? Hindi siya nag-yules, isang silence lang yan. Patay na agad yan. Do kailangan nila dito ng pipe, which is good item from this last rock. Naku, or even Crimson. Naku, ganda nun. Ganda ng pop na yun. Pero as I was saying, talaga, kakailanganin dito ng Beast Coast ng defensive item to be successful to defeat this draw strat. Pero teka lang, there's the global silence. Napagandang heals para mawala na nga agad yan. This was buckle. Pero ikot-ikot lang, sabi ni Whisper. Scofield makukuha dito nitong si Resolution. Whisper, hindi niya masusulit yung kanyang ult. Pero ayan makukuha na, dito ngayon itong tropa. Nananak mo na sila. Napabuyback na nga. K1, andito na nga ngayon. Ayan na, ang sait-sait. May BKB pa. Double kill for K1. Nag-TP out na lamang itong tropa. But that avalanche! The avalanche to cancel out. No one's TP out. Oli ka dito. Bloodseeker. Swashbuckle. Bloodseeker. Let's go. Stigawigo. Ayun na. Ages. Naipop na nga dito. But I think Beast Coast might do it. May electric oh. Pero, ayun. Ayun, na-electric-cuted. Electrocuted talaga. Ayun na. Witty si Ati. Pero, wala eh. Walang pipe sa dark. Wala talaga. Pero BKB lang. Oh, goods na to. Pipe BKB. Ay, pero kahit BKB na sa Bloodseeker, medyo mahirap pa rin lumabat. Oh, ano lang talaga eh. Out of position kasi yung VP kanina doon. So, ang kung ganyan yung gusto nilang
pag paulit-ulit 'yan mangyari sa VP, talaga matatalo sila dito. So oo, anticipated dapat nila na ano, na matatalo sila pag ganun yung positioning nila. Yes. Ay masyado nga silang malalim doon. But Lashrock, gusto ko yung kanyang item charge to BKB, but solo makukuha ni Chris Lock dito. Riding solo. Riding solo talaga. Kailangan ni dito nitong silencer ng kanyang stolen intelligence. 'Di ba? 1v1 to eh, sabi ni Dale Kuyagbo. Nako, malalaman hirap natin nung yan. Nix, nakakapag-gala. Oo, yun pa. Isa pa yun. Diba? Ay, nakita mo yung double bracer niya. That, ikaw ba naman, di ka magbabracer sa sa napakasakit na niya. Damage. Kailangan mo na armor. Sobrang kailangan nila. Bloodseeker, anong item, Lods? Item check muna tayo dito since medyo wala pa nangyari dito. Pero teka lang. Mamaya. Mukhang nangangamay bakbakan eh. Silence kasi. Para sa silence. Pero teka, nilabang mo sila dito ngayon. Uy! Naku, Scafield! Nakakuha dyan. Na-delete. Gusto ko yung item. Sino yung nag-build? Ayan na. Ang Necronomicon. Good item against this next. Papunta na! Ayan na nga. Naku po. SOD pa. VP. Showing the impossible in this game. Diba? Kumbaga palag. Kung palag tayo dyan. Let's just see, 22 minutes into this game. Napagandang tago naman talaga niya. Nag-go yata nila. There is the disruption. Chris Lock? Pero Chris Lock, nabigyan ng purge. Static storm sa wala. Kaso, ayun lang. Tingnan natin kung sino dadaan. Bloodright nandito. Parang ubos to kay BS. Negative ha? Negative dito para kay tropang solo. He'll be taken down by K1. Naka-BKB pa siya dyan. Whisper trying to survive but makukuha siya nitong resolution. BS magbabak siya. Kailangan niyang umalis. Pero mabilis yung kanyang movement speed dahil namamaga dito ngayon itong si... Ang sakit talaga dito. Ang sakit sa ulo ng VP no dito. One. Kasi kung may ano doon, kung may Pangolier doon, ubusin kay BS sigurado. Ah, totoo. Ubusin kay BS. Kasi ang ganang blood rate ng pagkakano, hindi na nakapag-out yung VP. Sinalo na nga lang ng VP eh. Pero wala kasing follow-up si BS doon. So, he won't take the risk doon. Alam niya sa sarili niya na after mawala yung BKB tapos pag pumalag siya, mamamatay din siya doon. Deads talaga siya doon. Kumbaga, ang ginawa ng VP, kaya saloy natin Bloodright. Pero kunin natin si, ano, si Pango. Mm-hmm. Diba, napatay nga nila. Di sila nakabawi. Uy, sayang. Sabi ni Scafield. Pero yun, nahiya na nga sa doon. And right now, I wanted to go for... I guess, kailangan nila mag-push dito ng towers. Ay, dito na. Ayan na nga. Teka lang. 24 minutes. Pop-up na yan. But right now, K1 is going for the Lincoln's Sphere. Ayaw niya ma-purge. Bad yun eh. Bad bits yun para sa kanya. Diba? So, sobrang delikado. Pamicrohin lang siya eh. Pag nag-BKB siya. Mm-hmm. Tapos pa-purge lang siya. So, pero I think dapat more on HP siguro. Pero siguro ayaw niya lang talaga ma-purge dito kasi malaking bagay talaga yun for BS. Pero yun mga sir ha, syempre, check nyo na dyan kung ano meron sa ating Predator League October 26 qualifiers. Better visit these TNC branches, Roa City, Pinoval, Digos, at La Union. Yep. And lalabas naman dyan yung mga nanalo last time sa Bohol. Ayan po. Sa Munoz, nandyan din. Malay-balay. Ayan, yawa naglinog. And ayun. Salamat. Lumindol lang nakaraan. Yun nga eh. Pero teka lang. Tingnan natin dito. Ayun. Uy, Rezo! Oops! Patay. Global silence is there. Nabuhay pa dito si Rezo. Ang kunat ni Rezo. Not maku. Sino malambot? Sabi dito ng VP. Sinong malambot? BKB of K1 will be puppet now. Napipigilan siya. Pop 5 pa nga siya. Napakagaganda. Walang magagawa dito ngayon yung VP. Yung BC rather. Epic Kid. Napakagandang grave naman nun. Pero kinukuha siya itong si Disruptor. Ayun. Nasundot sa mukha nitong si Whisper. Pero may buyback from this Shadow Demon. Napabalik. And Whisper trying to fight Swashbuckle. Pero that grave! Busit na busit yung grave. Double kill pa for no one. Solo trying to find Scafield. Ito yung napapakamot sa ulo dito sa ginagawa ng VP. Oo nga. Napaka-sight naman talaga. 31 and 28 guys. Nangihihirapan. Nakita mo si BS doon. Nag-BKB lang siya. And after niya mag-BKB, pinurge lang siya. Yun yung kailangang iwasan ni BS. Kaya niya gusto din mag-Lincoln Sphere. Para kahit pa paano, ibigay sa kanya lahat. Diba? Ibigay sa kanya lahat. And pag naka-BKB naman na kasi wala nang ibang maibabat sa kanya na skill, kundi yung purge na lang. So, mapipilitan iba to ni Shadow Demon. Double damage. Oh, no. The DD.
for no one. Pero wala naman siya mapagagamitin. Kundi siguro mag-farm. The bottom lane. Naku, pag nagka-BKB ito, lalo nang yari itong side ng Beast Coast, ha? Naku po, oo nga. Pero yun. Next assassin na si Lion. Mukhang mabibigyan si Tropa dito ngayon. Sinasabog-sabog na lang. Oh, yung ganda core staff. Out. Okay yun, ha? Pero stun! What a play by Schofield right there. Mabilis to si Reza. Calculated. Pero Resolution trying to chase. Hindi nila nabon. Nagpaka sila. Pero yun, shoutout muna sa inyo lahat. Joshua Kazuto, shoutout sa'yo. Joshua, hello sa'yo. Isang finest. Diba? Isang finest. Sa lahat naman sila dyan, finest. Yeah. Every one of you guys, finest. Finest viewers kayo dito sa amin. Mahalaga kayo. Kaya naman, meron tayong Lupon Daily Giveaway sponsored by... Daily. Sponsored by Alo Lang Walang Sahod. Diba? Yun na nga. Pero yun, mamaya, mamimigay po tayo ng Arcana, One Arcana. And before mag-end yung ating live, magpapamigay din tayo. So, bali dalawa ang ipapamigay natin for this evening. Kaya dyan lang kayo, i-share nyo na yung stream natin and dapat naka-public para mag-share or badge po kayo. Yep. Saan. So, ano pang hinihintay nyo mga lords? Kung ako sa inyo, kung ako sa inyo, sasali na ako. Yan. Pero up next... TNC. Mainit yung laban natin ngayon eh. Pero, mapapainitin pa mamaya ng TNC versus Gambit. Yan na nga. Kumbaga, nagpapainit lang tayo dito ngayon sa VP versus sasabog na mamaya eh, no? Sasabog na mamaya, TNC versus Gambit. Pero kasi, yung Civil War, chill muna ngayon eh. Dahil, sa ESGS yan sasabog, 10:30 a.m. There we go. Kami pala yun, ano? Suk-suk-suk Rangers versus Idol Spirits in a best of three match sa ating group stages ng Civil War Season 3. Yeah, there we go. October 25th. Masaksak ni Diane. Opening match yan, ah. Opening match. Hindi, ginaganon mo kasi, eh. Diba? Kasalanan ko rin pala. Kasalanan mo. Saksain kita. Pero, let's see what's about to happen in this game. Diba? Ayun na nga, shoutouts po sa yung lahat, mga papi. Nako po. Malay nyo kayo yung manalo ng giveaway, diba? Malay nyo lang naman ba the silence para dito ngayon kay Tropa 4 stop out? Oh naman. No. Deleted ka ba? Yappy, sabi ni Resolution. Damage yung Grimms Pipe. Diyos ko po! Yan yung hindi nila naisipan. It's a disaster! Yan yung hindi nila naisipan. Siguro kung nag-Grimms dito si ano si Pangolier, even out lang yung laban. Kumbaga, pwede pa sila namamang, pero kakailanganin din kasi nila ng damage. But right now, oops. Masisilayan po na kung ako nakita dito. Hoy! Shoutout kay Daddy Nick! Uy! Shoutout po Daddy Nick! Isang magandang gabi. Pero Resolution... Uy, teka lang. BKB will be pop right now. Static Storm. Andito na nga. Kaso mauli lang dyan itong si Tropang save. Global Silence is up. Pero BKB will be pop right now and save. Na-save nga dito. Itong si Dazzle. But itong si Epic Kid? Nabigyan na nga ng heals. He might be taken down dito. Pero Chris Lock makakakuha nga kay Epic Kid. And K1! Buhay pa naman. May isaan pa nga nila itong si Solo. Pero may buyback pa yung dalawa. There's the Avalanche for these two. There's the toss back for Resolution. Wala pa yata silang papabalik. But hey, that glimpse back, napakasarap. Backtay ka na naman dyan. Double kill for Chris Lock. Oh. Wow. Di ko expected yun. Di ko rin expected na kaya nung Beast Coast yun. So. Ang ganda kasi hindi namatay si ano doon, si Bloodseeker. Ganun lang yung gagawin nila eh. Micro-in lang nila yung mga skills dito ng VP. Kayang-kaya eh. Ang tricky lang kasi talaga nung ano dito, nung pick ng VP. Looks like hindi makokontesto ng VP since tatlo yung patay sa side ng VP. You can contest that with the Dazzle and Shadow Demon. Kita mo, good item to from ano, from Tiny. Kumbaga, bihira na lang tayo makakita dito ng ano, ng Aghanims na maag-aga for Tiny. Diba? Usually. Na-isolate, oh. Yun lang gawin dati ito ng Beast Coast, eh. Isolate lang yung mga heroes dito ng VP. Yan, very well said. Lalong-lalo na itong si Draw Ranger. Pag naka-free hit yan, medyo mahirap. Oo. Meron po tayong, ano, meron po tayong coverage nandito sa Kuyunig. Kaya huwag kayong mag-alala sa mga hindi mapapalad na hindi makakapunta Oo, sa naman, ESGS. Syempre, meron tayong team hindi namin Facebook. Kayo kakalimutan. Team Kuyunig. Hindi namin kayo makakalimutan. Pero mas maganda kung pumunta kayo ESGS. Oo, para live and makapagpa-picture nga kayo sa inyong mga minamahal na shoutcasters, na players. Syempre naman.
love dito sa Lupon. Love lang dahil dito. Pero 14K for the Beast Coast, napaalaki na kanilang kalamangan. Maka 2-0 na kaya sila. Or will VP be able to turn this game around with their draw strat na pinapakita nila kayo? Diba? Uy, glimpse back. Sino kaya yun? Ayun. Ooh, resolution! Na-force mag-pop yung BKB. Oh, so this is good for Beast Coast. Dahil meron din silang Aegis advantage. This could be a signal for Beast Coast to go. Kasi wala nang BKB itong Celestruck. Eh, siya lang naman yung talagang nag-frontline dito. Siya lang talaga yung frontline. Bukod kay Dazzle. Uy, napabalik! Napabalik na nga. This could be a dead solo right now. Nag-solo ka dyan. Napagandang Shallow Grave to delay. But still, this could be a taken down solo, which... Uy, teka lang. Paano ka na dyan? Nabigyan na nga ng TP itong si Resolution. Avalanche, hindi umabot. Yun na nga, 3-volley! Salok! Chris Luck taken down here. Taking down save dito. Pero ngayon, Whisper, kailangan niyang umalis. Ags na din siya dito. The Ags na yung Beast Coast, no? The Resolution, binatong troso. Ang sakit! Ito mo yun! Uy, pabalik na naman. May glimpse back pa. Mukhang patay na dito si Leshrock. With that Shallow Grave, na-delay pa nga. Ay, ito na naman po yung 3-volley. No one nandito. Pero napakagandang global silence nun. Buybacks of VP will be committed. Pero K1, nabuhay pa naman ni Yules. Para dito kay Pango. But right now, this could be a dead solo. Ooh, Shallow Grave to delay the plays. Pero itong si Rezo, nakapag-pop na nga ng BKB K1, will be taken down. Pero Aegis mapapop na. Solo, sinampal ng troso. Lalaban pa rin naman sila dito. Napakagandang glimpse back naman talaga. Paktay ka na muna yata. There goes a Shallow Grave to delay once again. Pero si K1, pabor na pabor sa kanya. And I guess this could this be it. Dire-diretso nila. DX. Ang balik na dutak. DX, pero siyempre... Hector na, magtanggol naman kasi. Hector magtanggol. Pero nahirapan pero, dito yung Visco, sobra. Oo, uy ha. Teka, hindi pa naman sila tumatawag ng GG dito eh. Tignan natin kung ano pang gagawin. Nang Virtus Pro, Chris Luck, napagandang cheese eaten. Stop right there! Noon. Pero wait lang. Stop wait lang. Right there! Ako. This is not the end. Hindi pa talaga. Pero kita mo naman si Noah. Uy, take a Aray! Whisper! Easy ka lang, Tiger. Chris Luck, mapapatay ba, Nupi? Pero... Did you may GG? I know, ah. Yung Beast Coast, ah. Nako, napaka-kampante nila dito. Don't disrespect the veterans. Hindi maganda to. Dahil lang VP, pumapalag pa nga. Ito, nagmantaw. Alam nila na kaya pa nila, eh. Oo. Ba't ako mag-GG? Eh, papalag pa tayo. Alam nilang wala nang, ano dito, wala nang ages si K1. So, palag pa tayo dyan. Nako po. Grabe nga yun. So, masyado rin gigil kasi talaga si K1 manalo. Umi-A. Oo, umi-A talaga. Umi-A ka K1, ha? Oo nga, kala ko talaga. K lang naman, tsaka 1. Alamang A. Hindi mo siya Hector. Hindi mo siya K-A. Ano Hector? Ay, sure. Tumatype pa eh. Kumbaga kung nag-MMR ka, oh, mananalo na. Gigigil. Alam mo yung keyboard na keyboard ka na. Tapos natalo pa. Grabe nga yun. Pero ito ah, 36 to 34 sa score. Nagigigil lang yung Beast Coast manalo. Overwhelmed, kumbaga. Pero balingin nila yun, hindi sila kumuha ng rocks eh. Ang dami nilang chance, ang sait dito nitong si Tiny. Pwede sila mag-mid dun eh. Pwede sila mag-mid, hindi yes. Hindi naman nila kayang i-mega to since meron pang tower sa taas. Oh, Beast Coast po ito. So, tansyado ng Virtus Pro yun. Now po, let's see kung ano mangyayari dito ngayon sa game. Pumupuso pa talaga, di ba? Paano kaya to? Puso lang, mga kaibigan. Pag wala kang puso, paano na? Hoy, pero... Teka lang. Naku po, mukhang may madadali dito ngayon na itago na. Pag nag-global silence, Stinger will be taken down dito. Sinubukan niyang mabuhay, but Nopi, Tiny, andito pa nga. Mukhang mababaliktad pa sila ng VP dito. There goes Chris Luck, taken down. No buyback para sa dalawa. Pero medyo may kalayuan pa. Uy, eto na. Ang ganda naman ng posisyon na to. Dali ka na naman dito. There goes Bangalore with the ult. Uy, naipit! Ako, naipit! Ayun na nga, naipit siya doon. Meron pa naman sa swashbuckle. It'll be up in a bit. Ayun na nga, nilabas na. Pero wait, there's more. Sabi dito ng Virtus Pro, Grape. Shallow Grave on to solo. Bosset na bosset talaga sila sobrang dyan. Sobrang bosset sila sa Grave na ginagawa. Oh! Yeah. Sayang, hindi tumabot. Hindi umabot talaga, pero... Kita nyo ha, napapahirapan ang Beast Coast dito. Nadedelay ng VP. Bottom lang yun nakuha nila dun eh. Ayan. And that is not really a big deal for the side of VP. Naku po.
Grabe nga dito yung mga napapanood natin. 2-0 na daw sana. No, mong ganun na nga. Hindi natin alam kung ano makayari dito. Pero comment nyo na yung mga thoughts nyo dito sa ating game. Ha? Beast Coast, dating infamous Yappy. Pero teka lang, may nagaganap na ulit sa may top lane. K1, BKB, TP out since nabigyan siya ng purge. Good one. Pero dito ako nananakit, namamaga. Sakit ng draw. Ala na, sakit na ng draw. Ala na, ang hirap na nito ang palagan. Level 3 na yung marksmanship. Level 4 pa nga yung precision aura. He is now going for the butterfly. Pag nag-butterfly yan, hirap na. Walang masyadong investment na pampatay sa draw si, ano, si Bloodseeker. Tignan natin. Kailangan niya mag-ano dito. Puro pang kay, ano, pang kay Shadow Demon Lashrak to. Oo. Baka kailangan niya dito ng MKB. Walang yung pwedeng pumalo dito kaya may kay draw range. Yes. Though may disarm from Tango, pero ang hirap nito. Nako po, yun ang masasabi ko, ang hirap nito for ano. For both teams. Ang hirap mag-end for Beast Coast. For both of the teams. Oo, for both of the teams. Talaga. BP naman, ang hirap makakuha din ng ano. Anong nilagay na talent ni Draw? Draw po. Acting or singing? Ito po. 14 Agi. Si, dancing evasion. Po. Ah, mag-evasion. Dancing. Ano yung 25 ni Draw? Ano po? Ito po. Aura attack speed, tas cooldown reduction. Feeling ko cooldown reduction na. Baka attack speed. Para attack speed, percent. 25% din yan eh. Ang dami magbe-benefit eh. Oo, lahat. Either way, pwede naman kahit ano. Pero uy, doon na-glimmer cape nun. Kaso nasagasaan na naman. Ito na nga, mabibigyan na naman. Napakaganda naman. Naiipit na naman talaga ng si Whisper. What that? Disruption saves the day and no one popping that shallow grave. TP out mo lang siya. Pero that bash from Whisper is the way. And I think, eto na yun. Double kill for K1. GG will be called here. By no. Kala ko mayari pa dito yung Beast Coast. Oo. Oh, pero that just happened, mga sir. Game number 2 will go for Beast Coast as well as VP called the GG. Yep. And 2-0 para dito sa Beast Coast. Ayan na nga, natuo sila. Pero what do you think, Ate Madam Casey? Ano nangyari sa game na yun? Ang hirap masabi kung ano nangyari sa game na yun kasi sobrang match nung sobrang even nung team fight, like, 'di ba? No? So siguro sa ano na lang, sa heroes na lang dito nagkatalo. Oh, na even out talaga. Nahirapan pa sila kahit lugi na sila sa ano, 'di ba? Lugi na sila sa heroes. Walang kunat, no. So ang hirap for Beast Coast i-close out yung game. Mm. Eh, but ano pa rin kasi yan eh. Tiny Bloodseeker pa din yan na may yan. Plus Pangolier na pwede talagang ma-FF. Kailangan lang naman talaga na gawin dito ng Beast Coast. Si unahin nila itong si No One. Para ma-force si No One mag-shallow grave sa sarili niya. Oh. Kasi doon sila nabobosit eh. Pag may FF silang evasion, nag-grave lang nito ni Shadow, ni Dazzle. Dazzle. And then by time yun. And then siya yung magbibigay ng ano ng mga damage output. So, yun, Beast Coast will take the series with a 2-0. And that just happened, mga sir. Oh, pero ito na, TNC next na. Game. TNC versus Gambit. Pero, ayun na nga. Kami ang naging shoutcasters. Relive lang tayo, mga lods. Oh, magre-relive lang tayo. Pero kami naging shoutcasters niyo for that game, for that series. It's your boy, JB. And this is KC. And na 2-0 na nga po ng Beast Coast ang VP. Congratulations. And yun nga, as we've said, magre-relive po tayo. I-end muna natin to. And as we relive, i-share nyo nang i-share yung ating stream dahil doon tayo pipili ng mananalo. So, peace out. We'll be reliving real soon. Peace. Bye. Yeah, peace. Ang namin yun sa Batangas.